Ika-26 ng Agosto, Lunes ng 21st linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Isinara niyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at hindi niyo rin pinapapasok ang mga makapapasok. Kawawa kayo, mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nililibot niyo ang dagat at lupa para maghanap ng isang bagong tagapaniwala at pagkapaniwala niya, ginagawa niyo siyang anak ng impyerno na mas masahol pa sa inyo. Kawawa kayong mga bulag na taga-akay. Sinasabi niyong walang bisa kung sa templo manunumpa, pero may bisa kung sa ginto ng templo. Mga bulag at baliw, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto sa templo o ang templong nagpabanal sa gintong ito? Ang sabi niyo'y walang bisa kung sa altar manunumpa, pero may bisa kung sa handog na nasa altar. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang altar na nagpabanal sa handog? Ang manumpa sa ngalan ng altar ay dito at sa lahat ng narito nanunumpa. Ang sino mang sumumpa sa templo ay sumusumpa dito at sa Diyos na naninirahan sa templo. Ang sino mang manumpa sa ngalan ng langit ay sa trono ng Diyos at sa nakaupo rito nanunumpa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kawawa kayo. Sino ba ang tinutukoy ng Ebanghelyo ngayon? Malinaw namang ang mga guro ng batas at mga pariseo ang tinutukoy ni Jesus dito. Tulad ng dati, nakareserba sa kanila ang mga pinakamaanghang na salita ng Diyos. Para kay Jesus, mataas ang pamantayang dapat sundin ng mga guro ng batas at sa mga pariseo. Kaya naman, mas kaawa-awa sila dahil sa bigat ng kanilang pananagutan sa langit sa sandaling sila mismo'y hindi makatupad sa salita ng Diyos at sa kanilang mga itinuturo. Sa panahong ito, mabigat din ang pananagutan ng mga pari, obispo, brothers at madre. Pinatototohanan ng Ebanghelyo ngayon na kawawa sila sa sandaling hindi sila maging tapat sa kanilang bokasyon. Magiging mahigpit ang Panginoon sa kanila. Subalit, may pananagutan din ang mga karaniwang Kristiyano na walang ginawa kundi bantayan ang pagkakamali ng kanilang mga pinuno, samantalang patuloy din naman sila sa sariling paglalandi. Kawawa tayong lahat kung hindi natin pangangatawanan ang ating mga bokasyon, ang magmahal bilang tunay na Kristiyano. Pagsasagawa, ilista mo sa iyong journal kung paano ka magiging tapat sa iyong bokasyon bilang Kristiyano. Ano-ano ba ang magagawa mo upang ikaw mismo'y maging huwaran sa kapwa mo?